Medyo nagka-aber yata tayo guys kasi may issue yata yung bearing kasi nag-uusok siya. At the same time may mga tunog na nakaka-discourage na itong tunog. So inihintay natin yung rescue. Tingnan natin kung ano talagang problema. Duda ko ay ang mga bearings ng pulley kasi yung tunog, akala ko naputulan ng timing belt. Buti naman hindi kasi malaking problema yun pag timing belt ang naputol. So ang lesson natin is before kayo mag long ride, especially sa mga mountainous roads, check muna natin yung engine natin. Actually may duda na talaga ako na may sira kasi sa tunog pa lang medyo weird yung tunog niya. Kaya kahapon dinala ko sa mekaniko pero wala yung mekaniko, yung suki kong mekaniko. So ayan, tinuloy ko pa rin ang biyahe. Ito tayo ngayon. Hintayin muna natin yung rescue kung may mekaniko silang dala. I'll talk to you later. Welcome to another episode of Retro Moto Adventures. Lahi na santa guys. From Bicawayan to Lucait. So, nandito tayo sa Pagatog to Davao Road. And then dyan sa unahan ang Libungan. Bili ko tayo shortcut. It will take around 5 hours to reach Cagayan de Oro. Pumuli, walang aperya. So I'm
So nagbiyahe ako last Saturday and then nangyari talaga yung biggest fear natin sa long ride, yung masiraan tayo sa doon sa bundok. So hindi ko na na-videohan yung pag-rescue, actual na pag-rescue. Bunggo yung nagto sa akin from Rangayen to pabalik sa Pigawayan. And then ginamit namin na ang towing, hindi rope, kundi yung tubo. Kasi nasa bundok, pagbaba. Kasi ang kotse, pag hindi na umaandar, hindi masyado gumagana yung brake system kasi may vacuum. So kailangan yung tubo instead of ropes para mag-stop siya. Hindi ako bumangga sa bunggo. So yun lang. And then mamaya i-show ko yung ano ang nasira. So lesson po ito sa mga nagbibiyahe ng malayo. Kasi alam ko nang medyo may issue yung makina, kasi pag ipinaandar ko ng idle, may mga langit-ngit na alam ko naman na bearing, na ignore ko yung issue kasi. So ito yung nangyari. So itong pulley na to yung nasira, guys, yung bearing niya, may bearing dyan. Nagpalit kami ng bearing, so ang replacement bearing is around 80 pesos. So napalit na rin din ako ng timing belt nandito, except alternator belt yan, bago yan. So yung actual na bearing ng pulley na yon, yung connected sa compressor, is around 85 pesos only. Pero pinalitan ko na din yung timing belt kasi hindi ko alam kung kailan pa yon binili sa previous owner, at yung alternator belt na rin. So all in all, ang nabayad ko sa labor is around 1,500 pesos. Sa belt is around 500. Yung bearing is around 80 pesos. So suma total 2,000 plus yung damage.